Siyempre ulit, thank you po sa mga tao na nagbigay ng time para maka-attend po ng ating Eagles Habit. And of course, thank you so much, Mentor Erica Roma Sereda, sa chance, no, sa opportunity na makapag-share po sa ating team. And para mag-start po, kapakilala po ako ulit. I am Mentor MC Sevilla. And I am going to share to you my I Am Worldwide journey for this morning. So, ayan, ang gumagalaw yun. And so, ako po ay isang freelancer before I nagtatrabaho din po tayo sa TV as a backup singer, no, sa isang game show. And nagtatrabaho tayo sa bar, sa mga kung saan-saan. Makanta tayo sa mga gigs, events, wedding. And yan po yung background natin. And ito po ang aking family, no? Short background lang po para sa family ko. Ako po ang youngest and natitirang single, no? Na walang asawa pa sa aming magkakapatid. And ito po ang aking life before I Am Worldwide. So makita niyo po sa unang picture, ako ay nag-try din mag-network marketing before, pero hindi nag-work. Bakit po? Kasi siguro that time, bata pa rin ako, tas hindi siguro ganun kaganda, hindi kasing ganda ng I Am Worldwide yung environment na meron doon. Ako mga sumasama-sama lang talaga ako sa kuya ko, no? Yung sino yung una nagpakilala sa akin ng network marketing. And ginagawa ko lang before ay puro pagbabanda, yan, banda dyan, tugtog dyan, kung saan-saan. Nagdarakit-rakit din po tayo sa mga pag may mga weddings. Bukod sa kumakanta tayo sa mga wedding, nag-shoot din po tayo ng mga events. So, isa po akong photo and videographer po before. And pag walang shoot, pag walang racket, mas madalas po ay tambay tayo. Isa rin po akong kaladkari, no? Kaya kahit saan mo ko makikita, isang yaya mo lang sa akin dahil nga wala naman tayong trabaho, no? Racket-racket lang. Pwede ba akong kaladkari kahit saan? Yan po yung ating buhay before. So, ako po ay hindi ko talaga naisipan na magtrabaho sa corporate world dahil ano po eh, naikwento ko na before, ako po ay takot, no? Takot magsalita sa harap, takot kumarap sa interview, takot mag-apply, takot magkamali. Yan po yung mga fear natin before, di ba? So, nagkaroon po ako ng konting puhunan, no? Konting ipon, nagtatrabaho po tayo sa TV. Ang naiisip ko po, since ayaw ko po talaga magtrabaho sa corporate, ang naiisip kong pwede kong simulan ay, ang negosyo ay yung food cart. Pero that time, ang nag-range yung food cart nasa 60 to 100,000. And good news po ay hindi po umabot yung ipon ko para makapag-start ako. So kakahanap ko ng negosyo na pwede kong simulan. Siyempre, hindi naman po ako nag-generate ng income dahil walang racket. Naubos na naubos po yung naging savings ko. And that time po, siyempre, hindi naman po tayo pabata. Kahit pa paano, naghahanap pa rin ako sa Facebook. And nakita ko po yung itong negosyo natin through Facebook po sa aking kababata, no, si Mentor Rose Ann Zapatero. Ayan, yung babae po na nasa pinakadulo, nasa letter Y. Yan po ang girlfriend ni Mentor Carl Joseph Gordula, no. Siya yung baga ano, yan ang aking ano angel mentor dito sa negosyo, no. Na hindi dahil sa post niya at hindi ako na curious, wala ako dito ngayon sa negosyo. So, kung nasa ka ba, hello. Hello sa'yo, tropa, Mentor Roan. And hindi po ako agad nag-start dito sa business kasi nung nag-inquire po ako, I think November, December 2018 ata. And parang naramdaman ko na parang network marketing. Kasi alam yung hindi agad sinasabi kung ano yung idea sa business, ano lang, kape tayo, yung mga ganyan-ganyan. Tara, kape na lang tayo, kape muna tayo, saka ko i-explain na yung business. Kasi yung sabi ko nga po sa inyo, hindi naman ako talagang fan ng network marketing or ako po ay pagdating sa network marketing ay skeptic, no? Parang sabi ko, pag-iisipan ko muna. Pero bukod sa pinag-iisipan ko talaga, wala rin po akong puhunan. Kumbaga sabi ko nga po, yung naipon ko before ay naubos na. Siyempre, kain dito, kain dyan. Sabi ko nga, hindi tayo nag-generate ng income. So, unti-unti naubos. Ultimo sa pampuhunan na sa bronze before ay wala na po. Naubos na talaga. So, dahil nakikita ko naman po na talaga nag-work in business, siyempre, kahit hindi naman ako nag-decide na mag-join agad,
palagi pa rin ako sumisilip sa mga post ni Mentor Carl. No, nakikita ko na nag-i-income, may mga teenager na kumikita. So sabi ko, kung yung mga teenager na yun ay kumikita that time, mas kaya kong kumita. Kasi mas matanda ako eh, no? Parang para sa akin, kung kumita ka ng 1,800 sa isang araw at, oh, hindi ko maalala, or 1 week, ako hindi ko kaya kumita ng ganun that time. So, that time sabi ko, sige, mag-decide na ako. And to make a long story short, ayan, nanghiram po ako sa papa ko ng, I think, eh, yung 11,000 na yan ay galing po sa papa ko. Para makapag-start ako. Alam niyo po ba, mentors, nung time na nagsabi ako sa papa ko at sa mama ko, sabi ko, baka dito na tayo yayaman. Di ba? At kasi nung narinig ko talaga yung training, ay sabi ko, talagang ito na yon, parang ito na talaga yon, di ba? Yun yung naalala ko si June E. Si Mentor June E yung training that time. So, ayun nga, makapag-start tayo. Pero yung isip ko pa rin kahit papa, para meron siguro mga 75% sa isip ko na baka mangyari uli yung nangyari before, na after ko mag-join, hindi na ako pinansin ng upline ko, di ba, ng mentor ko. Kinuha lang yung mga gamit ko nung nabenta, walang binigay sa akin na pera. Parang gano'n, na parang naano ko, na-scam before. So, pero since nandito na rin ako, nandito na ako, sisimulan ko na. And nakaka-receive ako ng mga promises kay Mentor Dennis. Tulungan kita dito, tulungan ka namin, kami bahala sa'yo. Yung mga ganyan, kahit alam ko sa utak ko, oh, yun na naman, narinig ko na yan before. Pero, since naglabas na rin ako ng pera, nag-start na ako, eto na yun. Diba? So, ginawan ko na, nag-start na po ako. And syempre, ito po ang aking deepest why. Diba, lahat naman tayo nandito ay meron tayong rason bakit natin gusto maging successful. So, yan po yung mama ko and yung papa ko. Kasi sabi ko nga po, ako na lang po single sa amin. Yung mga kapatid ko, may mga sarili ng buhay. So, ang goal ko talaga ay, syempre, makatulong sa parents ko. Ayan. So, syempre, sabi nga, diba, kung gusto mo kumita, dapat nagpapakita. Ha? So, before, umulan, umaraw, no, whatever, right, it takes. Kahit walang pamasahe, di ba, sinusundo tayo ng mga mentors para makapag-attend ng training. Ayan, di ba, umattend tayo ng training. No? Kung mapapansin nyo, nasa upper, ay, lower left, ay, lower right na picture, no? Mga nasa harap. Meron dyan, mga naka-sports car na, no? Di ba? Dalawang mentor natin dyan ang naka-sports car. Kaya totoo yung mga sinasabi ng mentors, no? Kapag nasa training ka, lagi ka sa harap, di ba? Kasi ito yung natatalsik ka ng laway, yan daw yung mga susunod ng mga magiging successful. So, yan, pinush tayo ng mga mentors natin. Diba sabi ko nga sa inyo, kaya hindi ako nag-apply sa corporate kasi ayoko nga na parang nakatakot ako magkamali, ganyan mapahiya, so takot ako marap sa tao. Pero since tumaatin na tayo ng training, diba, pag pinupush tayo ng mentors natin, anong isasagot natin? Sige, pakitype. Para lang may participation din tayo. No? Yan, so bago nyo maitype, ayan, meron ba nag-type? Yan. So, pag binush ka ng mentor mo, yan, thank you so much, Mentor Ira. Kailangan, yes, mentor, no? Kahit ayaw mo, no? Kahit natatakot ka, nakabahan ka, ang sasagot lang natin sa mentor natin, kahit minsan din natin maintindihan kung bakit pinapagawa sa atin yun, kailangan tayo mag-yes, mentor. Bakit? Kasi hindi naman ipapagawa ng mentors natin yun sa atin kung hindi naman nila tayo nakikitaan ng potential. So, dito sa negosyo, yung mga takot natin, kailangan natin ihadapin. So, sabi nga, we have to face our fears, no? Yung mga bagay na kinakatakutan natin before, yung pagsasalita sa harap, dito sa negosyo natin, unti-unti, nagagawa na po natin. So, na-build yung confidence natin dahil dito sa business. And syempre, of course, pag-push din ang mga mentors natin. So, nakapag-share na tayo sa office natin mismo, no? Sa team, na tayo na nag-IDP, tayo nag-training. And iyan ang isa sa pinakaunang resulta natin dito sa business. Hindi pera, no? Hindi mo na agad talaga. Hindi naman kasi agad mo na tayo kakita dito. Pero yung mindset, di ba? Yung character mo, yung attitude mo, yan yung unang-una na nababago po sa atin. Okay? So, dumating yung pandemic, ano po nangyari? Di ba? Lahat tayo na lockdown. Lockdown po tayo. So, ako sa bahay that time, di ba? Sobrang dami po that time. Nawala na ng trabaho. Pero nawala ng parang ultimo yung mga jeepney driver na mamali mo sa kalsada. Pero nung oras po na yan, mga panahon na yan, ang dami pong blessing sa amin. Kasi, di ba, since hindi kami nakakalabas, yung kapatid ko na taga Cavite, nagpapadala, yung taga Alabang, nagpapadala ng stocks namin, yung mga
papa ko at ate ko sa US, di papa lang ng snack. So, anong kinalabasan po? Na-comfortable po ako. Baga sa, hindi ko naman pala, hindi ko naman kailangan siguro mag-work kasi okay naman kami dito sa bahay. Lockdown naman, dami nga nawawala ng trabaho. Di ba? Yun pa yung nangyari sa akin. Sipin niyo po, gano'n po katagal yung lockdown. Na-lockdown kami ng 1 taon. Di ba? Walang-wala tayong sasakyan. Ultimo motor, bawal. So, nagbabike ako, naglalakad. Eh, ako yung may quarantine pa sa amin. So, nandyan yung naglalakad ka na, siguro, nasa isip mo, siguro kung may sasakyan ako, hindi ako maglalakad ng ganito kalayo. Kasi since ako na may quarantine pa, ako lahat lang yung pwedeng lumabas. Diba? Sabi nga ni Kim Chi, no? sa classroom may batas. Alala, joke lang. Bawal daw lumabas. So, ako lang talaga. Okay? Yung mga na-build natin nung time, nung before ng pandemic, no? Simula na nag-start tayo, meron kami mga yet na pinupunta namin sa mga school, nagtoto kami sa mga fast food, lahat po yan nawala. As in, back to zero po kami lahat. Okay? So, ang dami nawala ng trabaho, isa sa na-realize ko that time, pero sobrang dami kumikita sa IM worldwide. And yan yung isipin niyo po, 1 year ako nasa bahay na tambay lang talaga. Yung downline ko, si Mentor Rachel, kumikita siya that time. Kasama ko siya na lockdown sa bahay. Sipin niyo po, si Mentor Rachel kumikita, pero ako wala po akong kumikita. Sabi, parang na ano yung pride ko na dapat kumikita din ako. Kasi kung kumikita sila, dapat ako din. So yan po yung time na nag-decide ako na lumipat po dito sa, ay doon pala. Wala pala ako sa DGS. No? Nandito ako sa Cavite ngayon. Nag-decide ako lumipat ng Green Hills Garden Square Condominium. Yan. So, para lumabas sa aking comfort zone. Kasi, syempre, hindi naman, kumbaga, sabi nga, habang tumatanda tayo, tumatanda din yung parents natin. And hindi habang buhay kaya mag-provide ng magulang natin, no, sa atin. And that time, siyempre, yung paglabas natin sa comfort zone natin ay maraming sacrifices din. Number one, di ba, sa bahay, wala naman akong binabayaran. Sabi nga ng kapatid ko dati sa US, sabi niya, huwag ka na lang umalis sa bahay, bibigyan na lang kita ng allowance. So, di ba, sino ba ang ayaw doon na wala naman akong gagawin? Kasamahan ko lang yung mama ko sa bahay. So, may matatanggap akong allowance. Pero, ano eh, sabi ko, hindi naman habang buhay, kaya nila mag-provide para sa atin at may sarili ring family. Diba? And syempre, gusto ko rin naman ma-build yung sarili ko na hindi ako umaasa sa ibang tao. And that time, sabi ko nga, sa condo, kailangan natin magbayad ng bills. Diba? Ultimo, basta lahat. Ultimo, inumin mo, ikaw magbabayad, pagkain, kuryente, ano pa ba? Syempre, pambayad ng, kasi lahat. Lahat ng galaw mo sa condo ay kailangan mong bayaran. Diba? Unlike na nasa bahay lang tayo, libre naman lahat. Diba? And actually, sa bahay namin, before, bago ako mag-condo, lalabas na lang ako ng kwarto namin, nakaprepare na yung food. Diba? Nakaprepare na. So, wala nang kailangan isipin. Sa condo, bago ka humataw, syempre, kailangan mo na mag-prepare ng pagkain mo. Syempre, para, as in lahat, ikaw gagalaw. Ikaw lahat gagawa. So, yan yung isa sa bagay na sinakripisyo natin, yung comfort zone. Diba? So, kaya ano, ultimo yung 1,475 ata na bill namin noong mga first 2 months namin sa condo, syempre hindi naman agad na adapt natin yung life ay yung environment ng GGS eh, 'di ba? Nakita, alam naman natin yung GGS ay yan ay land of millionaires, na mga land yan ng mga success, na mga naging successful sa IM worldwide. Pero yung first 2 months namin ay hindi naman naging madali. 'Di ba? Sabi ko ngayon 1,475, hirap pa kaming bayaran eh. 1,475 yung mentors, hindi pang negosyante, no? Kahit empleyado, kayang bayaran 'yon, pero kami hindi. That time nahihirapan kami. Pero syempre, doon namin naisip na ay kailangan talaga natin kumita. Kasi hindi pang negosyante yung kinikita natin dito sa negosyo. Okay? So, at such time, nagkaroon na tayo na, ay, ito pa pala. Sabi ko nga po sa iyo, ito yung isa sa sakripisyo, no? Sakripisyo natin bago tayo pumunta ng GDS. Narinig ko ba yung ano? Isipin yung mentors, so, yan yung aalis ka ng bahay mo, lilipat ka ng GDS, ganyan yung iiwanan mo. Di ba? Parang sobrang, ang hirap iwanan na umiiyak yung nanay ko, no, bago ako umalis. Kasi, nasanay kasi si mama na magkasama talaga kami palagi. So, wala, yun lang. Kaya, yan isa sa sakripisyo na kailangan nating,
gawin. And ito, magkaroon tayo ng daily transactions, no? Yung mga first 1 to 2 months natin sa DGS, wala tayong production. Pero hanggang sa na-adapt na natin yung buhay sa DGS, talagang lahat ng tao na kasama mo humahataw, nagkaroon na rin tayo ng daily transaction na kabenta, everyday, may pay-ins tayo, di ba? Tapos, ayan, after pandemic, ito po yung mga tao na nabuild namin ng pandemic. From Tarlac, iba-ibang lugar, Bulacan, yung iba mga OFW nasa Zoom. So, unti-unti lumaki yung team natin, no, nung nandito na tayo sa DGS. And, syempre, na-try na rin natin kumita, no, back-to-back, give me 5 just for you, kumita tayo ng 61,000 ng isang linggo. And, eto po, pakita ko lang, no, yung first picture, wala pa tayong coaching yan, kaya siguro ganyan pa tayo kapayat. Yan po yung una. Siyempre before, no, nung kabataan natin, anong dahil nga po yung buhay namin before ay hindi naman maganda, no, so nawala na ako ng parang pangarap, parang hindi na ako nangarap na magkaroon ng sasakyan. Pero nung nandito na sa IM Worldwide, para yung mga mentors natin, sinasama tayo sa mga kasahaping, eh, ito yung first and kasahaping natin, no, nangarap na rin tayo magkaroon ng sasakyan. Kasi nakikita natin eh, mga mentors natin, hindi lang ordinary yung mga sasakyan nila. So, kung nagkaroon yung mga mentors natin, pare-parehas naman tayo ng negosyo, pare-parehas tayo ng products, I'm sure, tayo na yung susunod. So, nangarap na rin tayo na magkaroon ng sarili sasakyan. Ito, hindi ko na siya ma-play, no? Yan yung nakasakay kami sa bus. Shout out yan kay Mentor Jules, Mentor, ano, kalimutan ko yung pangalan na nasa dulo. Si Kuya Glenn, hello Kuya Glenn, and Mentor Rachel. Yan po yung time na natatapos yung training, minsan alas 11, tapos may ma'am pa alas 12, nakaka-uwi kami, alauna, nagbabas kami. Minsan nilalakad namin mula office hanggang POE eh, kasi wala na nga pong jeep. So talagang sakripisyo yung ginawa namin before. No, na umaattend kami ng training, dumawalan kami ng pamasahe, walang pangkain. Ang nangyayari, nagbabaon lang po ako ng kanin, tapos sa McDonald's, bibili ako ng Coke float. Ang ulam ko yung gravy kasi hindi gravy doon, di ba? So, yan yung mga sakripisyo na meron tayo, na experience natin before. Pero dito sa negosyo natin, mentors, ano po yung number one? Mamaya pa explain natin. Ha? Ayan, so, pero dito sa negosyo natin, talagang ano eh, kapag ginawa mo yung best mo, di ba? Nag-effort ka lahat, ginawa mo yung tama. Darating yung time na ibibigay naman sa'yo, di ba? Sabi nga sa Isaiah 60:22, when the time is right, ay the Lord will make it happen. And nung dumating na deserve na natin, ito, nag-declare tayo, no? Ayan, sige pa. Ang call ko po, di ba ni Sebrin? So, nag-dumi pa tayo ng GGS February 2021. Nag-declare tayo, kasama natin si Mentor Ikay niya, no? Ginagawa pa lang that time yung kanyang three-story house, December 15, 2021. And nakuha natin yung first car natin ng February 28. So, 1 year, no? 1 year in the making yung ano natin, sasakyan natin. Pero, ayan, wait lang. Diba? Yung dati na nakikipicture lang, no? Nakikipicture lang tayo sa mga sasakyan ng mga mentors natin, ng mga sasakyan na meron sa IM Worldwide ngayon. Diba? Pwede ka na mag-photoshoot 1:1 sa sarili mo sasakyan. Diba? So, ngayon, mentors, wag kayong mahiya na magpa-picture. Okay lang yan. 'Di ba? Hindi masama na magpa-picture tayo sa mga resulta ng mga mentors natin or mga kasama natin sa IM kasi susunod naman na tayo diyan. Okay? So unti-unti, 'di ba, lumaki yung grupo natin, lumaki yung income natin, 'di ba? Actually, yung kotse ko po, nabayaran ko na po ng fully paid. So fully paid na po yung sasakyan natin. Thank you Lord. And nabibili na natin yung mga gusto, 'di ba? Yung mga gusto natin, yung mga kailangan natin. Eh si mama po, nadadala namin yan sa lugar na hindi na po niya kailangan mag-commute. Dati kahit pag nagpapa-check up yan, naka-tricycle pa yun. Nagka-tricycle pa yun. Pero that time, no, sobrang tuwan-tuwa si mama kapag nakasakay na yan sa kotse. No? Parang iba na yung paharamdam niya. And syempre, dito sa negosyo, sinutubok talaga tayo. No? Ayan, wait lang. Ayan, yung pinakita mga pictures kanina na nabuild natin ng pandemic, 'di ba? Yan yung mga pandemic babies. Pero thank you Lord kasi alam niyo kung bakit. Dalawa na lang po ata or tatlo yung natitira sa amin. Ako si Mentor Rachel, hindi ko na mabanggitin yung iba. Pero lahat po yan halos wala na. Nag-back to zero, so attrition na naman. Pero 'di ba sabi nga attrition is normal, 'di ba?
tuloy-tuloy lang tayo kasi, di ba, kapag may tinatanggal, merong ipapalit sa atin na tamang tao. So, dapat marami tayong binibigyan, kaya nga lagi sinasabi ng mga top mentors natin, kailangan only DR, no, kailangan hindi tayo nawawala ng direct para hindi tayo nawawala ng mga bili-build, and kung may mawawala man, hindi masyadong masakit. Di ba? So, medyo syempre nasaktan kami niya, nalungkot kami na yung mga pinaghirapan namin, mga time ng pandemic, hanggang makalipat kami ng DGS. Actually, unti-unti sila nawala. Di ba? And ito yung isa sa pinaka ano ko. Yan yung greatest fear ko, no? Yung nawala po yung mama ko ng October. Wait lang. Ayan. So, syempre, yung reason natin, bakit natin hinahataw yung business, biglang nawala na lang, gano'n. Sorry po. Biglaan talaga siyang nawala. So, parang ako, nawalan ako ng gana sa buhay, ganyan. For 3 months po, mentors. Ano, wala akong sariling production, ganyan. Yan, wala akong sariling production. Ultimo yung mga sales ko, daily sales ko before, ng mga 6 to 12 boxes. Kapag nag-chat sila sa akin, hindi ko na napapadala yung mga order nila para napabayaan ko na nag-pay in na sila sa iba na sila bumibili. Kasi nga parang nawalan ako ng ano talaga. For 3 months, wala talaga akong ginagawa. And syempre, dito sa business natin, mentors, hindi naman ano eh. Pag nandito na tayo sa negosyo, hindi na lang tungkol sa atin, di ba? Sorry. Hindi na lang tungkol sa atin itong ginagawa natin. Siyempre, may mga tao na nagtiwala sa atin, di ba? May mga leaders tayo na umaasa. So, kailangan natin mag-move forward. Di ba? Kailangan natin mag-move forward. And, ayan, kahit wala tayong sariling production, yung mga team natin talagang, alam mo yung ang daming nawala sa atin, ang daming tinanggal ng mga leaders before, di ba? Pero isipin nyo, yung mga dumating na tao sa atin ngayon, di ba? Yan yung mga pinalikulan ng tamang tao. Na unti-unti, ayan, isipin nyo po, nag-cheque tayo, no? Actually, last ano lang yan, di ba? Nag-cheque tayo ng 104,000. At hindi lang ako, no? Yung leaders natin na dalawa, kumita rin sila, tumake rin sila dito sa business nung nagtuloy-tuloy tayo. And ayan, no? Grabe. Sobrang, ano, sobrang grateful. Talaga ano eh, dito kasi sa negosyo natin, mentors, sabi ko nga, hindi na lang ito tungkol sa atin. Kasi may mga tao na, kumbaga, yung pangarap nila, ano na eh, pinagkatiwala na nila sa atin. Kumbaga, nanahimik na sila eh, ginulukan natin. Diba? So, hindi natin sila pwede pabayaan. So, talagang tinuloy-tuloy natin, kahit medyo mahirap, unti-unti. Sabi ko nga kasi, wala naman ako reason kasi maganda naman buhay ng mga ate ko, kapatid ko, eh, and yung tatay ko, okay naman nga. Okay naman yung buhay niya. Pero, syempre, yung mga tao na umaasa sa atin. So, ayan, di ba? Unti-unti, bumabalik tayo. Unti-unti, dumarating yung mga tamang tao. Ayan, no? Grabe, sobrang, dito namin na-experience na almost everyday, nagpa-process kami ng Jade, na umabot ng yung sales namin 1,200,000 sa isang buwan, na grabe lang talaga. Kumbaga ano eh, kapag may tinatanggal, inaalis sa atin si Lord, may ibabalik talaga ng mga tamang tao, blessing eh. Kumbaga preparation yan eh, kasi meron pa parating na blessing talaga. And ayan, no, isipin nyo, titignan yung mga senior citizen yan, mentors. Mga senior citizen yan. Eh, ako po kasi mahilig talaga ako sa mga senior citizen. Baka dahil po, ano, ewan ko, malalapit talaga yung loob ko sa mga seniors. Kaya, ano eh, huwag natin i-judge yung mga tao na nag-join sa atin. Bata, matanda, di ba? Kahit sino yan, hindi natin alam yung potential ng mga tao na yan. Isipin nyo, mayayaman po yung mga tao na yan eh. Pero dahil natulungan sila ng Barley, talagang ano, ginagawa nila yung negosyo. So, yung negosyo natin, hindi lang pang mayaman, hindi pang mahirap, kahit sino talaga siya. Sabi nga yung post ni Mentor Pitch kagabi sa DC natin, sa DC ng MVP, no? Yung, ito yung ano ng IM Worldwide na kahit mayaman talagang, ano eh, talagang ginagawa yung negosyo eh, dahil nakita yung ganda ng products. Yung effect talaga. So, hindi man nila kailangan, pero talagang hinahataw nila yung negosyo natin. Ayan, no? So, thank you so much, Mentor Ika. Kasi, syempre,
leaders natin, no, na nagkaroon ng chance na maka-face to face, 'di ba? Ating diamond mentor. Sabi ko sa inyo, mentor, sa ibang company hindi walang ganyan, 'di ba? Pero nakapag house tour pa tayo sa three-story house ni Mentor Igay. Thank you so much. And syempre sa ating mentors na kasama diyan, Mentor Pat Grace and Mentor Dennis. Ayan. So before, ako lang yung nakakapasok sa top, di ba? Mentor Rachel. Pero ngayon, top one natin, no? Mentor PJ from California. So, sipin niyo po, dati kami-kami lang. Ngayon, lima na sa grupo namin, nakakapasok sa top 10. Ayan, sa direct sellers. Diba? Kumbaga, hindi na lang kami. And yan yung isa sa pinaka-achievement natin, mga mentors, no? Na hindi lang tayo. Hindi lang tayo yung kumikita dito sa negosyo, kundi yung mga taong natulungan din natin. Yan yung pinaka masarap na feeling. Alam niyo, yung mga gumaling na sila sa sakit nila, may mga tanim mo yung buhay eh. Pero isipin niyo, dahil gumaling, ginawa yung negosyo ngayon, di ba, hindi lang ako yung ano, kumbaga nakaka-achieve. Ito, favorite ko talaga to, kaya ulitin ko eh. Di ba, sabi Lord, when the time is right, and the Lord will make it happen. Nakita siguro ni Lord na deserve na natin, kaya na natin. Diba? Baka kasi minsan, kaya hindi pa binibigay sa atin kasi hindi pa natin kaya. Diba? Pero dahil siguro sa dami na ng struggles na nabinigay, nakita ni Lord na kaya na natin. And thank you Lord, nahit natin yung sapphire. And pakisabi, grabe. Kasi hindi lang po ako, diba? Ito yung pinakamasaya. Hindi lang po ako yung nakahit ng sapphire, kundi po yung leader po natin, si Mentor PJ Cusing. Kaya sobrang grateful. Siyempre, i-shoutout ko yung ating team. Diba? Team Radicals, team, ano yun, Golden State, ano yun? Golden State Achievers, Team Amihan, dito. Sabi nga ni VP, this will not be possible without all of you. Alam niyo ba yun? Diba? Ito yung possibility. So, hindi dahil sa, dahil hindi, kung hindi dati. So, itong, rank natin ngayon na nahit ay dahil din sa team. Eh, sobrang grateful talaga. Grateful. Kaya kung may mga nawawalang mga tao sa inyo, nawawalang mga leader sa inyo, okay lang yung mentors kasi papalitan niya ni Lord ng mga tamang tao talaga. Yung mga humble na tao. Grabe. Ano na namin yan? Tested talaga namin. And sobrang sarap sa pakiramdam na ganyan. And ito, grabe. Diba? First time lang umatid ng family ko, kasama pa si mama, diba? Si mama ko, yung papa ko, diba? And yung kuya ko, first time kong umakyat ng stage, di ba, sa event na andun yung parents ko doon, si mama, papa. And syempre, yung team natin, nandiyan, yan, yan po yung ating growing team. Yan, shout out. Okay, ayan, si Mentor Rachel, sila Mentor Janet, Mentor Monica, and yung kasama natin sa team. And, ayan, so syempre, wala naman tayo sa negosyo kundi dahil sa mga tao na to, no? Big Four, di ba, Mentor Dennis, Mentor Grace, Mentor Pat, Mentor Steph, and Mentor Carl, Joseph Gordula, di ba? Lalo na yung big four natin, yan talaga yung tumulong sa atin, no? And sa ating mga struggles, syempre, shoutout ko tong ating friends. Ang gwapo ni Kuya Glenn dyan, no? Kung nandiyan si Mentor Glenn. Yan yung mga tao na lagi kong kasama po talaga, no? Na talagang, ano eh, through good times and bad times. Nandiyan yun. Ano lang po yan, Abna? Tinakpan ko lang yan. Yan, yan talaga yung mga nakakasama natin sa saya at sa ano, sa struggles, 'di ba? And of course, yan ang ating mentors, Mentor Pat Grace. And of course, Mentor Ikay, sobrang thank you so much, mens. Kasi sobrang na-inspire din yung team nung pumunta po kami sa bahay niyo. Ayan. And eto, yan. May special mention yan talaga. Kasi ano eh, grabe, isipin nyo, from Payat to, ano, to Payat ulit. Shoutout dyan yung Mentor Pat and Mentor Grace. Grabe. Actually, mentors, nung time na nag-hit kami ng rank up, sila talaga yung nag-monitor, sila yung gumawa ng monitor sheet namin. Tama ba yung tawag doon? Kung ano yung mga kailangan na requirement, sila po talaga yung nag-monitor sa amin. And hanggang sa makita namin sa online account yung sapphire, hanggang kahit almost 3 o'clock na ata kami ng madaling araw nakauwi para lang i-check namin kung tapos na ba talaga yung wrap up, sila po talaga yung kasama namin. Kaya sobrang grateful kami kay Mentor Grace and Mentor Pat sa inyong tulong and full support sa amin talaga. Sobra yan. Kaya maraming salamat po sa inyo.
And ito sabi ni Press AM, no? Isa sa mga ano ko lang, syempre, loading naman natin lahat to si Press AM, no? Sabi ni Press AM, manatili magpakumbaba. Diba? Huwag mong isipin na angat ka sa iba kahit meron kang wala sila. Kasi mentors, ito po yung isa sa nagiging ano natin, isa sa pitfall, no? Na deadly pitfall na kapag na naging attitude natin to, sigurado babagsak po talaga tayo. So, kung ano man yung naabot natin, di ba? Kung ano man yung naabot mo, huwag mong ikumpara yung naabot mo sa iba. Kasi mentors, may mga tao na, ano eh, syempre hindi naman natin alam kung ano yung struggles ng mga tao na yun, di ba? Na hindi natin pwedeng, oh, ako nga, meron na ako sa sakyan eh. Ako nga, suffer na ako. Ikaw, hindi ka pa ano. Ikaw, hindi ka pa nakakita. Huwag tayong ano, ganun mentors ha. Kasi sobrang, ano yan, kumbaga, hindi natin alam yung hataw ng mga tao na yan. Di ba? Kailangan, kung ano yung meron tayo, kailangan natin, ano, syempre, maging proud tayo sa sarili natin. And, syempre, pinaghirapan natin yan. Pero, huwag natin i-look down yung mga tao na nakikita natin na hindi pa nakukuha yung mga bagay na yan. Di ba? So, always tama eh, Mentor Anna. Always be humble. Kung nakuha mo yan, congrats, di ba? Thank you Lord sa buhay natin. Pero, always, eh, ano tayo, huwag tayong maging pit, kumbaga, huwag tayo yung maging reason para ma-discourage yung mga kasama natin dito. Di ba? Bagkos maging ano tayo, maging encouragement na, uy, na-hit ko na tong sasakyan na to, next. I'm sure ikaw na yung next, okay? Huwag kayong mag-look down ng mga kasama natin. And syempre, ito yung isa sa natutunan ko po, mentors, no? Na palagi tayong maging masaya para sa achievements ng iba. Nakita natin, grabe, alam mo yung sobrang saya po talaga namin nung nakikita natin yung mga ka-achievers, no? Sila Mentor Noemi. Sobrang ingay talaga, Mentor Noemi, di ba? Sila Mentor Ezekiel, sila Mentor Ami, yung mga ka-achievers po natin, and yung mga awardee natin, sobrang sobrang nakaka-amaze. Kasi, syempre, nakita naman natin kung saan nagsimula talaga yung mga kasama natin. So, dito, mentors, dito sa negosyo natin, kailangan mo lang talagang maging masaya para sa achievements ng ibang tao. Alam niyo bakit? Kapag naging masaya ka sa achievements nila, sigurado ikaw na yung susunod. Diba? Ikaw na po talaga yung susunod. And, yun lamang, ano ba? Kit ng pigs. Yun lamang, mentors. Yun lang talaga yung gusto kong i-share sa inyo, di ba? Always be humble and always maging happy tayo sa achievements ng iba. So maraming salamat po, Mentor Ikay, sa iyong as a chance po na makapag-share po sa ating team. And thank you and God bless po sa aking mga. Sana po ay na-inspire kayo sa aking story. Maraming salamat po. Guys, ano po yung mapapayo nyo doon sa mga tao na nag-hit ng rank up na hindi agad nakukuha agad? Kasi 'di ba it took you then a lot of time to hit the rank, pero what made you really push through na ma-hit mo talaga yung rank? Ano po yung mapapayo mo sa kanila? Yeah, thank you so much for that wonderful question. Hindi, sa akin siguro at ano, yung time na, 'di ba sabi mo nga po, ilang beses namin siya hit eh. 'Di ba dumating sa point na umabot na almost 20 yung BRs, pero hindi pa rin talaga umabot. Hindi talaga kaya or hindi talaga kinaya. Pero hindi, na always po na naniniwala ako talaga sa ano, perfect timing ni Lord. And isa ito, no, nung time na talaga sabi namin, ito na talaga yun, baka time na namin. Ginagawa ko po, every day, may pay-ins or wala, kausap ko po yung mga leaders ko po na mga senior citizen. Kahit ano po, kahit basta pagising ko ng umaga, after ko ng mga kailangang gawin, kakausapin ko na po sila, kakamustahin ko. And isa po sa nakatulong din na, ano, na mas ma-inspire sila is in-associate ko po sila sa mga top mentors talaga. Very important po na nakikita nila yung mga top mentors na nagkakaresulta talaga dito sa business. Kumbaga, nakakausap nila, even sa Zoom lang or personal. Ang laking tulong nung nakapunta kami sa hiningal ako sa bahay ni Mentor Ika. And nung napag-usapan namin yung wrap up, yun po talaga yung ginol ko sa kanila. No? Kung kayo naka-silver, ang goal mo, mag-gold rank ka. So, 3 silver na po yung mentors. Or at least, ano, kahit anong package. O, kung after nila ma-hit yung gold rank, mentors, tapos na tayo sa gold rank.
Kaya GB5 naman tayo. So, mentor, ilan po yung kailangan namin na ano? So kailangan pa po ng dalawa or tatlong silver. Kung halimbawa may halong copper. So, iniisa-isa ko po sila. May kagaya po na ginagawa sa amin nila mentor Pat na may tracker kami. Tinatrack ko din po yung ano nila. Minomonitor ko po sila. So, kung isa nakarank up na, tita, tatawagan ko siya. Tita, meron ka na lang dalawang kulang na gold. Ay, dalawang silver na lang. Hit mo na po yung gold rank. Tapos, GB5 ka na. Ganyan-ganyan. Opo, sige po, Mentor MC, bukas po, ganyan-ganyan. Sobrang, ito yung nakakatuwa. Pag tamang tao talaga yung mga nasa team mo na, hindi ka na po mahihirapan. Hindi na sasakit yung ulo mo kasi mag-aano ka na lang eh. Kumbaga, ang galing eh. Kasi nag-rank up na sila, kumita pa sila. Diba? Yun yung isa sa mindset namin sa kanila. And isa pa po, okay, tita or tita, dito kailangan natin i-prepare po yung rank natin ngayon kasi tutulungan po natin yung founder no, or si Tito Fred na mag-suffer this month. So, dapat ngayon pa lang nakarank na kayo sa gold. But nakarank up na kayo sa gold. So, talagang ano sila, yung support din talaga nila, kumbaga ano, siguro dahil na-build na rin yung relationship namin, yung trust, kaya very important yung ano yung communication lagi sa team. Kaya hindi mo lang kakamustahin or kakausapin yung team mo kapag may pay-in eh. 'Di ba? Kahit walang pay-in or ano, kahit personal life lang nila, kamustahin mo sila. Doon kasi sa ano yun eh, one way para ma-build yung trust, yung communication. And kapag na-build na yung trust, kapag may pinahit ka sa kanila or basta may pinagul ka sa kanila, mas madali mo na lang silang mapapahit. Ganun po. So nakikita na nila, important yung mga poster, nakikita na nila, ay, Mentor MC, may poster na po ako. Parang na-ano rin sila. So pwede nyo po sila gawa ng mga poster. Isa mo yung mini rank ups lang, pero tuwan-tuwa po sila doon. Tuwan-tuwa po talaga sila. So ganun lang, lagi lang po talaga sila kausapin. Galing. Thank you so much, Mentor MC. Tatawagin ko si Mentor Angelo para sa next question. Ang pinaka-tanong ko kasi, like in my ano po, experience na yun. Ano yung nagbigay ng power-up sa'yo, individually by your own, nung nandun ka sa mismong down mo? Lalo na dun sa part sa mother mo is very serious. So ano yung parang nag-push sa'yo na mag-fire Gano'n. Hindi, yung syempre yung mga taong umaasa sa atin. Kaya nasabi ko nga po sa inyo, mentors, dito sa negosyo natin, kapag nandito ka na at may mga taong nagtiwala sa'yo, hindi mo na sila pwedeng iwanan. Unless sila yung nang iwan sa'yo. Diba? Unless ikaw yung iniwanan talaga nila. So, diba, syempre hindi naman ako agad-agad nakabalik. Pero yung 3 months naman na yun, wala lang akong sariling production. Pero pinaprocess ko pa rin yung mga payings nila, yung mga pasuyo nila, yun talaga yung ginawa ko para sa kanila. Kasi, ulit-ulitin ko, mentors, kapag nandito ka, hindi na lang tungkol sa'yo. Okay, lagi mong pangahawakan yung pinangako natin sa mga leaders natin na nung time na gusto pa lang natin sila ipapay-in. Okay, hindi lang dahil nung nag-pay-in na sila, papabayaan na natin sila. So, kung paano natin sila kinakausap nung hindi pa sila member, dapat ganun din po hanggang ngayon na member na sila. Na kahit anong pinagdaanan mo, hindi pwedeng mapabayaan yung mga tao na pinagkatiwala yung pangarap sa atin. Ayun po. Galing naman ni Mentor MC. Ito, Mens, question from Mentor John Mark. Ano po ang mapapayin nyo sa mga bago pa lang sa business? Yeah, thank you po, Mentor John Mark. Sa amin po, yung ginawa lang naman po namin before nung nag-start po kami dito, syempre, ma-attend po talaga kami ng training. Training po talaga. Sabi ko nga po kanina, kahit wala na kami pamasahe, naglalakad kami papunta mula office hanggang makapagsakay na kami ng bus, tapos lakad ulit. So, kailangan mong mag-effort na umattend ng training. Pangalawa po, kailangan palagi mo kasama yung mentors mo. Sobra yan. Kaya grateful kami na kasama namin palagi yung Big Four, Mentor Pat Grace, Mentor Dennis, and Mentor Steph. Kasi kung siguro hindi nila kami na ang tawag dito, na keep, di ba? Very important yung keeping dito sa negosyo natin. Kailangan yung mga bagong leaders mo, umpisa pa lang, yun nga, mabuild yung trust, yung relationship talaga. Hindi lang puro business partners, pero nagbibuild kasi tayo ng family dito. Di ba? Nagbibuild tayo ng family. And sobrang, ganun po, kung ano po yung ginawa sa amin ng mga mentors namin, ng Big Four, ganun po yung ginagawa namin sa team.
talagang binabanding namin. Kung hindi man kaya ng personal, talagang Zoom. Zoom or Messenger. Kung hindi kaya talaga, individual. At least kausap talaga namin sila. So, kapag bago po talaga, yun talaga, training is the key. Sabi nga ng mentor, Ikay po. Training and associate yourself po sa mga mentors mo. Banding. Yeah. Grabe. Last question na to from Mentor Sherwin. Mentor, ano ang advice mo sa bagong sali sa IAM para mabilis makuha ang goal nila? Mag-set ka po agad next ng goal. Kasi wala naman po tayong iihitong wala tayong goal. So, dapat hindi lang tayo goal setter. Kailangan, syempre, pag may goal tayo, kailangan goal getter din po tayo. So, yun lang naman. Wala naman pong sikreto kung ano po yung pinapahit sa atin ng mentor hanggat kaya, whatever right it takes. Di ba? Hindi lang whatever it takes. Kaya pag whatever it takes kasi, kahit mali eh, pwede mong gawin. Pero whatever right it takes. Di ba? Kahit lahat ng pwede mong tamang gawin, gawin mo para ma-hit mo yung kailangan mong i-hit. Siyempre, hindi naman po ito para sa iyo or hindi naman para ito sa mentor natin pag may pinapahit sa atin. Sa atin din po talaga siya. So, bukod sa, yun nga, sabi ko nila, bukod sa na-hit mo na agad yung goal mo, di ba? May income ka pa. Kumbaga ano siya eh, ang tawag dito? Kumbaga dalawa yung nai-hit mo agad. Ayun po. So, you know, mag-set lang talaga ng goal. And, syempre, i-hit mo. Gano'n po siya. Yan. Thank you so much, Mentor MC. Siguro ito na yung last question na ipahaba si Mentor Ricky. Mentor MC, dumating ba sa journey mo na halos ikaw na lang ang natira? If yes, paano ka nag-stay pa? Yes, men. Ilang beses na po talaga. Sobrang, ano yan eh. Para dumating nga po sa point na ako, sumama na po ako sa team ng downline ko. Hindi, I mean sa isang side. Kasi may binil po kaming team before, kumbaga okay na sila. So ako, syempre gusto ko rin po, ano po kasi ako eh, ako po yung tao na parang kapag may nahihit sila, gusto ko ako din, may dominante. Parang ano eh, kung meron sila nahihit, dapat ako din. Kung may nabibuild na silang grupo, dapat meron din ako nabibuild na grupo. So that time, feeling ko po ako na lang talaga mag-isa. At ano eh, wala talaga. As in, ano, wala akong nakakausap ng mga downlines. Wala talaga. Sobrang, and na, dahil din siguro na comfort zone ako. So yun po yung ginawa ko. Dumabas ako sa comfort zone ko, naganap ako ng mga tao na pwede ko rin mabuild. Diba? Ano po? And syempre, sama talaga sa mentors. Kasi, ano po eh, kapag mag-isa ka lang at dumating ka sa point na ganyan na halos wala ka nang makausap or ikaw, feeling mo talaga ikaw na lang mag-isa, mawawala ka po. Magki-quit ka na kapag mag-isa ka na lang. Ang hirap naman, diba? Yun yung kagandahan dito sa negosyo natin eh. Kasi, hindi ka mag-iisa dito. Iwan ka man ng downline, iwan ka man ng upline mo, iwan ka man ng downline mo, may mga tao pa rin na makakasama mo. Okay, talagang kailangan mo lang talaga na sumama kung wala at yan, tama, talk to your mentor. Di ba? Kung wala ka pang downline, edi doon ka sa upline mo. Di ba? Yung upline mo, never ka niyan dadalhin sa masama. And puro encouragement yung maririnig mo dyan sa mga mentors mo, pagpupush mo. Kami nga yung mga mentors namin, eh, di ba? Parang dumating sa point na parang wala naman talagang, parang halos, parang walang, wala kaming talagang ano ba sabihin? Hindi, ito na lang. talagang pinupush kami. Kunyari, nahit na nila mentor Pat yung Ruby, nila mentor Grace. Ang sasabi na lang nila sa amin, rank up na kayo. Dapat ano, rank up na kayo. Ganun lagi sila sa amin. Sabi niya, dapat kayo din. Ganun lagi yung mga mentors namin. So, kapag mag-isa ka lang talaga, hindi wala kang urge or hindi ka encouraged na na mag-hit or kung ano man gusto mong gawin. Pero kapag may mentor ka talaga, kahit wala kang grupo, yung mentor mo, yan yung talaga magdadirect sa iyo sa tamang path dito sa negosyo natin. Kaya lagi mo dapat kasama yung mentor mo at lagi mong kausap. Or kung sino man yung taong nagbibil sa iyo. Grabe. Very well said, Mentor MC. Diba?